kasi ito ay GCQ ngayon, guys. General Enhanced Community Quarantine dito sa aming lugar ngayon, guys. June 1. So, GCQ kung tawagin, guys. Ito, papakita ko sa inyo, guys. Itsura ng aming kalsada sa araw ng GCQ, ayan. May mga tao na, guys, may mga sasakyan na rin, marami nang nakalabas na sasakyan kasi malaya na ang mga tao. Ayan. Hindi ko lang po alam sa mga ibang barangay, pero dito sa amin, bandang Sampalo 487, barangay 487, ganito na po ang sitwasyon. May mga ano na, yan. Pero wala pang mga sasakyan, yung mga jeepney, ganyan, mga bus, wala pa po. Hi, hi, kumadre. Pilipid niya, wala pang jeep. Ano oras ang pasok mo? Ah, talaga? Hi, oh, mag-hi ka, kumpadre. Hi, mare. Ayan, may mga pumapasok na, guys. Ayan. Ayan yung ano, GCQ sa aming lugar, guys. Ayan, gusto ko lang pa ano sa inyo, guys, i-share ang ibig sabihin ng GCQ. Ayan. Marami ng mga ano, mga private na mga sasakyan lang, guys. Yung iba naka-bike lang kasi hindi pa pwede sa mga pampasaherong mga pampasahero, hindi pa po pwede. Ayan, yung iba nagbibilihan, guys, ng bike from Sampaloc to yung tenant namin, from Birum nyo, guys, from dito sa amin Sampaloc to Ortigas, iba bike para lang makapasok sa trabaho kasi wala pa talagang sasakyan. Ayan. Pero 3 days lang niya ginawa, guys, kasi nang nanakit ang mga balakang. Biruin nyo, guys, eh, napakalayo from Sampaloc to Ortigas. Ayan, hindi na kayanan kasi talagang wala pang mga transpo, guys. Ayan, may mga pumapasok na. Ayan, ito yung aming lugar. Pero nung nakaraan, guys, as in, wala talagang mga pumapasok, walang mga halos lumalabas. Yung dati kasi, guys, ang allow lang na lalabas ay yung mga may quarantine pass. May ano pa yun, number, coding, ganun. Tapos, yung mga senior citizen, hindi pwedeng mamalengke, hindi pwedeng lumabas. 21 to 59 lang ang pwedeng lumabas dati. Pero may ano, quarantine pass. Ayan. Ayan, pumapasok na yan sila sa trabaho, guys. Ayan. Ayan. Ito, guys, ang itsura ng GCQ. Ayan. Tapos sa quarantine sa kanila. Tapos sa quarantine sa kanila. Sa atin, GCQ, no? Kaya pala malaya ka na nakakalabas. Ay, yung quarantine pass, no? Oo. Paano yan? Nakakabiyahe ka na, pare? Ah, wala pa. Hindi pa normal, no? Walang asukal, prito lang, dahil. O, tapos ito naman pwedeng yan, anytime pwede silang magtinda, yan, tindahan. Katulad yung mga namamasukan, yung mga pumapasok sa
ano guys, sa mga ano na normal na ang pagpasok. Kaya lang gagawa sila ng paraan na kailangan meron silang mga motor, meron silang sariling sasakyan, o may service ang company, ganun. Pero yung ibang ano guys, kawawa kasi. Hindi, walang provide ang kumpanya. Pag maliliit na kumpanya, hindi provide ang sasakyan. Kailangan may sarili ka. Kaya yung iba gumagawa ng paraan, nagbabike yan. Yung iba naman, hindi nakakayanan ng bike. Hindi nila kaya magbike. Pero nauso ang bike dito ngayon nga guys, dahil gawa ng wala pa talagang sasakyan. Dahil ano, kahit nung ECQ guys, mas malala. Pero ngayon, ibig sabihin, parang normal na sila napapasok. Ang problema lang, yung masasakyan nila, hindi sila makakapasok kung wala silang sasakyan na sarili. Ayan guys. Ayan guys. Parang normal na lang din. Pero kailangan may quarantine pass pa rin. Gamit pa rin ang quarantine pass. Tapos yung mga pumapasok naman sa trabaho guys, kailangan merong bigay ang certification ng company na katunayan. Authorized ng kumpanya na papasok na. Ayan. Yung train naman dito guys, bumabiyahe na ng normal, pero distancing. Ayan, distancing pa rin guys. Ayun yung train. Ayan. Pwede nang sumakay ang mga tao, pero may distancing. Ayan. From Taguig yan. From Taguig to ano yan? Tutuban. Ayan, sa may Divisoria. Kung alam nyo yan guys. Kaya madali na rin pumunta sa Tutuban o sa mga bandang Makati o sa Taguig, kasi pwede na silang sumakay ng train. Ayan. Para siyang normal na guys. May mga tao na nakalabas. Ayan. May mga tao na nakalabas. Ito guys yung Laonlaan. Laonlaan Street. Ayan yung Laonlaan. Ito yung malaking kalsada. Ito naman guys yung Algeciras Street. Tapos doon naman banda, doon yung inuuwian namin yan, Prudencio Street. Ayan. Ito yung malaking kalsada na ito banda sa amin ay Laonlaan Street guys. Ito naman yung aming lumang bahay. Ginawa nilang tindahan yung aming lumang bahay. Ginawang tindahan ang aming lumang bahay guys. Pero hindi na kami dyan natutulog, doon kami sa kabila sa Prudencio. Ayan. Ayan guys. Ito ang aming lugar guys. Barangay 487, Zone 48, Sampaloc, Maynila. Ayan guys. Ayan. Ito ang GCQ guys. May mga sasakyan na mga tao, parang nakawala na sa Coral. Ayan. May jeep na, pero hindi private jeep. Tapos yung mga Grab, ano na, kahit nung ECQ, yung mga Grabs guys, normal na nakakalabas ang mga food Grab, mga delivery na food Grab, Grab food delivery, yan, normal na nakakalabas sila noon pa. Kahit nung may GCQ pa guys. Ayan, ayan guys, oh. Yan yung mga naglalakad, yung nakapayong mga pumapasok na yan guys. Ito yung Prudencio Street. Dyan po kami umuwi guys. Prudencio Street. Yung townhouse na yan, yan ang aming uwian.
Ayan, ito guys, ayan, tignan nyo na, pero malinis ang aming mga kalsada dito. Kasi ang aming barangay, gabi, araw, sa umaga nila nililinis, ayan. Yan yung uwian namin, yan yung townhouse na yan, ayan. Ito naman yung ang malaking, ayan, yung Prudencio Street. Ayan, ito na yung Laonglaan Street, ayan. Ayan mga tindahan bukas na. Ayan. Pero hindi pa katulad dati na sobrang daming tao. Ayan, ayan na yung lumang aming bahay guys. Ginawa nilang tindahan. So ayan guys. Thank you so much sa inyong lahat sa panunood. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyayari dito sa aming lugar guys. Okay. Thank you so much guys. Stay blessed. God bless. Bye.